Ipasasara muna ang MRAC o ang Manila Reception and Action Center para magsagawa ng rehabilitasyon sa mga pasilidad nito. Dati nang naging kontrobersyal ang tanggapan matapos kumalat ang larawan ng batang si Federico na napabayaan daw mismo doon. My report, si Micaela Papa. Sinong makalilimot sa imaheng ito? Ang baluktot na katawan ni Federico na naging butot balat na lang dahil sa umano'y pagpapabaya ng Manila Reception and Action Center o MRAC. Sa MRAC dinadala ang mga batang nare-rescue sa lungsod ng Maynila. Ngayon, pansamantala ng isasara ang MRAC pero hindi raw dahil sa mga aligasyon ng pang-aabuso kundi para magsagawa ng rehabilitasyon ng pasilidad at tauhan. Para maging talagang institution na siya na kung saan talagang po pwede kaming makapag-cater for a longer period of time. Dapat i-rehabilitate namin siya. Ayon sa DSWD, bagamat kaliwat kana ng mga kwento ng pang-aabuso sa pasilidad, wala pa raw nakakapagpatuloy nito. Sa ngayon, wala pa kaming ebidensya na merong criminal act na nangyari. Meron kaming kwentong naririnig at binavalidate namin. Wala rin daw silang otoridad na magpataw ng parusa sa MRAC dahil nasa ilalim ito ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila, hindi ng DSWD. Gayunpaman, malinaw daw sa kaso ni Federico na hindi angkop ang ginawang pagkalinga. Sinasabi ng mga taga-MRAC, mapili, nagagalit siya, yung ganon, kaya ayaw niyang kumain. Pero kung marunong ka mag-handle ng isang autistic child or kung alam nilang autistic siya, mahahandle nila at mapapakain siya. Sa isang panayam ng GMA News sa isang bata mula sa RAC, ikinuwento nito mismo ang nangyayaring pang-aabuso sa kanila sa loob. Kumusta buhay dito? Sa loob? Wala po. Lagi nabubugbog dito po. Nabubugbog ka rito? Sinong bumubugbog sa'yo? Ayan po. Sino? Magtataas talo. Mas matanda? Yung mga matatanda ba? Sinisikap pa naming makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng MRAC. Pero ayon sa mga nakausap namin, nagsisimula na ang paglilipat sa mahigit 100 bata sa ibang pasilidad ng DSWD at mga NGO habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Micaela Papa, GMA News.